Hello mga ka-homie! Ngayon na i-share ko sa inyo ang aming intimate church wedding at patutunayan natin na hindi kailangang mahal ang magpakasal. This is our same day edit, tipid version na hindi na rin same day. Alam nyo, the most memorable part of our wedding was being hands-on with it. Almost everything was DIY. Since wala kaming photographer and videographer, I have my brother who was assigned for it, which he willingly accepted. And I'm so happy. Pero kahit naka-assign na yung kapatid ko, still, the whole family were also taking their own videos and photos during that event. Lalo na at cord sponsor din ang kapatid ko. At syempre, para meron din siyang mga pictures. Ang buong entourage na yan ay ang kabuuang bisita na rin namin, which are both our immediate families at ang isang pares ng ninong at ninang namin with their family din. Yung iba sa kanila, pati na rin si husband, ay mga naitagong coat ang mga suot and the rest ay naka-Sunday clothes. Wala din kaming kinuhang makeup artist, hairstylist at coordinator, kaya kanya-kanya sila ng makeup at ayos ng buhok. Ako naman, I also did my own makeup and hair, pati yung sa anak ko sa tulong ng nanay at kapatid ko. At dahil wala kaming kinuhang wedding planner or coordinator, during entourage ay si Sir na nakaret ang tumulong at nag-assist sa amin. Isa siya sa mga church staff. Inasikaso at tinulungan niya kami and the rest of the team hanggang sa natapos ang kasal. Hands-on din ako sa pag-aayos ng mga documents. Pero dahil kasal na kami sa civil, mas kaunti na lang ang nilakad namin. Ako na rin ang naging punong abala para sa pamimili ng mga wedding essentials. Hindi na rin kami nag-decorate ng simbahan. The church is beautiful as it is. Our wedding in total costs 31,500 only. Yep, lahat na yan. At maaaring ang iisipin ng iba na nakaka-toxic kasi wala kami nung mga essentials like planner or coordinator and etc. Sa totoo lang, sa amin, hindi naman. Dahil bukas at buong puso naka-assist ang buong pamilya. Actually, kung sa simbahan lang, nasa 12,000 lang talaga ang nagastos namin. And that includes yung wedding cord, secondary veil, candles, pillows para sa coins at rings, bridal bouquet, yung boutonniere ni husband, yung flower ng aming unika iha, yung suot namin ng anak ko mula ulo hanggang paa kasama ang makeup, hair accessories, may DIY nails. At si daddy nga kasi, lumang coat at yung dati na niyang sapatos ang sinuot niya. Our documents, yung bayad sa church, yung offerings at yung naging kumpil ni daddy. Ito nga pala ang the rest of the video. Sa part na ito ay same na singsing na rin ang ginamit namin. At itong aras ay yung binilingan namin kabandal ng iba pang wedding essentials. Siyempre, salamat Shopee at Lazada lang yan. At dito nga ay makikita ninyo na kami lang ang tao sa simbahan. Kaya talagang masasabi ko na napaka-solemn ng naging seremonya namin.
Multitasking ang role ng bawat isa sa miyembro ng pamilya, kaya sila-sila rin ang nasa offering. Maiksi lang ang naging entourage namin dahil binubuo lamang ito ng mga wedding symbols, ng cord, ng secondary veil at ng candles, kasama na rin ang aming little bride, ang aming parents at ang ninong at ninang. Ang aming ring bearer, coin bearer at ang aming flower girl. Alam nyo bang ang singsing namin nung civil wedding ay uni-silver at nag-decide na lang kami na palitan ito nung ikawalong taon na ng aming kasal. At napaka-special nito dahil ang pinangbili namin dito ay perang pareho naming pinag-ipunan. At ito na nga yung singsing na ginamit namin dito sa church wedding. With the light of Christ and God's loving guidance, we were clothed as one. And we will be eternally as one through the bond of marriage. This is the sacrament of matrimony we longed for, and finally, we received. At kahit kasal na kami sa civil at na-file na sa PSA ang aming marriage, ay may nangyari pa ring pirmahan for the record. And yes, 12,000 lang lahat ang mga kinailangan sa simbahan. The rest of the amount kasi were spent for the booking of our lunch buffet for 22 packs. Complete meal na yan. Our wedding cake at wine. No, kung tutuusin, is just optional. Wala kaming reception. What we had was a simple lunch buffet. Sa food kami nag-invest talaga dahil galing pa sa malayo yung family ni hubby at gusto ko na masaya na, busog pa ang lahat. We booked at a restaurant dito sa amin who is kind enough na nagsuggest na magdala nga kami ng cake and wine for a simple ceremonial cake cutting and wine toasting without corkage fee.
kung kayo ay gagastos ng 30,000 to 50,000 for civil wedding at Catholic naman kayo, di rin kayo fan ng malalaking gatherings at mas prefer ninyo yung mga intimate celebrations, maisasuggest ko na do it sa church wedding na lang and receive the sacrament of matrimony. Dahil kagaya din ng civil wedding, hindi naman kasama sa rite ng kasal sa simbahan ang entourage, decorations at prenup, kaya hindi din ito requirement. Ito ay mga dagdag na lamang. Pero syempre naniniwala pa rin ako na to each their own. Hindi ko sinasabi na huwag gastusan ng kasal ha, kasi kung may nakalaan naman kayong budget, go for the todo na yan. Kasi diba, sino ba naman ang ayaw maging magical ang kasal basta't kaya naman ng bulsa? Ang sinasabi ko, do not hesitate to get married in the church kung ang dahilan lang ay expenses. And please do not doubt your man kung hindi ka man nabigyan ng mga bagay na medyo may presyo, because that won't define him sa kung anong klaseng husband siya magiging in the future. If you know you have a good man with you, take him, love him, and support him. I'm saying this because I know. Our perspective of church wedding being big, magastos, and madami held us back from doing so in the past. Had we known na and realized na pwede yung ganito, this is what we did the first time. Of course, ang video na to ay idea lang para sa mga vegetarian bride. Pwede nyo pa mas mapamura ang gastusin or dagdagan ng konti. This is not ideal for all, of course. Siyempre, if you have enough money to spare, kaya ng ipon at ng budget, go for the best of the best you can. Iniimbitahan tayo ng simbahan na tanggapin ang sakramento ng kasal at mamuhay bilang Katolikong mag-asawa sa biyaya at grasya ng Diyos.